Ang sabi niya ay, Freddy, mag-aral kang mabuti. Tulungan mo ang iyong sarili. Ano kaya ang say ngayon ni Ka Freddy Aguilar, ano? At napagkikita niya ang kanyang mahal na anak, ano? Siyempre, mahal niya ito. Walang magulang na hindi mahal ang kanyang anak, ano? At napagkikita niya na ganito ang sinapit at kalagayan estado ng pamumuhay ng kanyang anak, di ba? Siyempre, masakit po yan sa isang magulang. At kamakailan nga po ay napagkikita natin sa social media, itong nagbabiral na video po ng kanyang anak na si Megan Aguilar, ano, na inaawit po ang kanyang makamandag o makasaysayang awiting anak. Di ba? Kaya tanong ng mga netizen, say mo, Ka Freddy, di ba? Anong masasabi mo, Ka Freddy, sa pag-awit ni Megan Aguilar ng anak? Nagpaantig nga ba sa kanyang puso? Ngayon, ano rin ang masasabi ng mga kamab natin, ha? Ika nga ng mga netizen, ano rin ang masasabi nyo sa parehas mag-ama kay Megan Aguilar at kay Freddy Aguilar, di ba? Oo, kung sa inyo mangyari ito, ano ang gagawin mo sa ganitong klaseng sitwasyon? Di ba? Usap-usapan nga, di ba, sa social media ang viral na video ni Megan Aguilar habang kumakanta sa video, okay, ng awiting anak na pinasikat ng kanyang amang si Ka Freddy Aguilar, di ba? Oo. Di ba? Yung kantang anak, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? Magganong ba yun? Parang mali, ah. Oo. Nung isilang ka sa tundong ito, laking tuwa ng mga gago. Ay, teka, mali. Mali yata yun, ah. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Tinininining, tinininining, tinininining. Diba? Ibinahagi ito sa Facebook post ng uploader na si Marisa Matilia noong Marso 5, at hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-uusapan, lalo't balitang balita pa rin ang hidwaan nila ng kanyang ama. Oo, no, ni Megan at ni Ka Freddy. Sayang ka, Megan. Napakagaling mong kumanta. Sana hindi ka mawalan ng pag-asa. Saad sa caption ng Facebook post na yan. Marami sa mga netizen ang umaasam na sana raw mapanood at mapakinggan nila ang mag-ama na magkasama ng nagpe-perform, hudyat na nagkaayos na sila. Di ba? Yun nga daw ang inaasahan ng mga tao, di ba? Matatanda ang sinabi ni Megan na pinagbabawalan niyang lumapit o mahawakan man lang ang kanyang mga magulang at kaanak ang kanyang bangkay kapag siya ay yumauna. Napakahirap nun, ano, mga kaibigan, ano? Siyempre, hindi ka na talaga basta-basta mahahawakan yung bangkay mo, no? Dahil una, nasa loob ka na ng kabaong. Ngayon, mangyayari yan kung hindi mo ipapaalam talaga, no? Nasasabi lang po ito ni Megan, dala ng stress po ito, psychological depression. Mga kaibigan, nadadaan natin sama o sa biro, sa social media yung pagkukomento. Pero alam po ninyo, nakikita po natin na itong si Megan, ito po kasi, mga kaibigan, ang nagiging bunga nang usually po ito sa mga may broken family, no? At syempre, hindi po tayo magmamalinis dyan sa bagay na yan, di ba? Oo. Kaya napaka-importante ang komunikasyon, no? At ika nga, ang pagganap sa responsibilidad natin sa ating mga anak. Yan po, kailangan patnubay talaga yan. Kahit na magkahiwalay, kailangan mapaunawa mo sa anak mo na hindi na talaga ganun ang sitwasyon, di ba? Oo. Kaya papayuhan mo na kapag ikaw naman yung nagpamilya,
iingatan mo, huwag mong masira ang pamilya mo, di ba? Para hindi ka magaya sa kinahinatnan ng magulang mo. Usually po ito nangyayari sa mga batang may broken family, mga kaibigan. At kung may mga bata po na makakapakinig sa akin na isang miyembro din ng broken family, unawain na lang po ninyo, mga tutoy, mga ining, na talagang walang perpekto pong relasyon sa mundo. Walang forever. Kaya kung kayo sana ay matuto sa mga karanasan ng inyong mga magulang nang hindi nyo po magaya o maulit ang kasaysayan, di ba, na nangyari sa inyong pamilya. So, wag kayong manibugho, manatili sa pagkapuot. Kailangan nyong labanan at ika nga, iangat ang antas ng inyong pamumuhay at patunayan na ikaw ay nandito sa mundo hindi para magmukmuk. Nandito ka sa mundo para magsumikap at ipakita sa tunay na lumika at nagpadala sa iyo sa daigdig na magagampanan mo ang iyong misyon. At yun ay ang pagpapakabuti sa kapwa tao kahit paman gaano nakasama ang mundong iyong ginagalawan. Ganyan po ang minsan naghahanap ka, ano bang purpose ko? Ba't pa ako nabuhay? Eh mag-iwalay lang din naman pala ang mga parents ko. Magchuchuktsakan lang pala sila. Pagkatapos iiwanan nila ako sa ere. Na parang ako na lang mag-isa. Parang wala na naggagabay sa akin, di ba? Oo. Nangyayari yan, minsan iniisip mo na walang naggagabay sa'yo. Pero ang totoo, nais mo lang maging mapag-isa. Minsan, binibigyan ka ng espasyo ng mga magulang mo para ikaw din sa sarili mo matuto ka kung ano ba talaga ang gusto mo. Dahil minsan, hindi rin malaman ng iyong mga magulang o maging ng iyong mga kamag-anak kung ano ba talaga ang nais mo sa buhay. Kaya, sa pagganap mo sa iyong ikang dakilang layunin dito sa kalupaan, hindi lang ang magulang mo ang dapat mong maisip. Ang dapat mong maisip na may mas higit sa kanila na nagpadala sa iyo sa mundong ibabaw. At huwag mong sasabihin sa sarili mo na wala kang silbi, wala kang pakinabang, walang nagmamahal sa iyo. Dahil ang totoo, ang gusto mong sabihin, kung ikaw man Megan Aguilar ay makarating sa iyo itong video na ito, ang gusto mo lang sabihin talaga, Papa, I need you. Papa, yakapin mo ako. Papa, hagkan mo ako. Papa, lahat na, di ba? Oo, pero kung ikaw ay naghahangad lang na baka maitawid mo ang iyong bisyo, sana naman ay magising ka na sa katotohanan na ang kailangan mo ay pagmamahal at hindi droga. Hindi kung ano pa mang mga bisyo na nangyayari sa iyo na nagpapalubog sa iyong damdamin, sa iyong espiritual na ika nga na kapasidad o pananalig sa Diyos. Paniwalaan mo na ikaw ay mahal ng magulang mo at hindi nila hinangad na magnyari ito sa pamilya nyo. Magsikap ka, bumangon ka, magpakatatag ka. Ika nga, di ba? Oo. Kamakailan nga, napag-usapan din ang muling pag-awit ni Freddy ng anak at nananawagan ng mga netizen na sana raw magkaayos na ang mag-ama. Oo nga po. Talagang wala, no? Ang gusto ng mga tao, magkaayos, no? Kasi alam nyo, kahit naman tayo, family-oriented tayo mga Pilipino. Kahit na nag-aaway-away tayo sa social media, mababangis tayong mga liyon sa social media, at the end of the day, may values tayo, di ba? Ng family orientation. Pinapahalagahan pa rin natin ang pamilya, kaya tayo relate na relate kapag nakikita nating may isang anak na naliligaw at napapariwara. Ang akin lang, mga kaibigan, huwag po tayong maghahanap palagi ng sisisihin. Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, hanapin po natin kung ano ang magiging lunas. Saan makakagaan ang ating damdamin, ang ating isip. Oo, kumbaga, bitawan mo na yan. May galit ka, excess baggage yan. Bitawan mo na. You cannot move on with your life kung meron kang excess baggage. May sama ka ng loob sa ex mo, bitawan mo na yan. Walang kwenta yan. May sama ka ng loob sa parents mo, bitawan mo na yan. Hindi mo na mababalik ang mga bagay na hindi mo na hawak. Di ba? So move on with your life. Kung ano man yung mga bagong darating sa'yo na iyong mapapangawakan, yun na lamang ang pakaingatan mo at pakahusayan mo. Di ba? Pakagalingan mo sa panibagong oportunidad
na darating sa iyo. Dahil hanggat ikay may buhay, may pag-asa, di ba? Hanggat ikay may buhay, may pagkakataong magbago at umangat ang iyong pamumuhay. Yun lamang po. At maraming salamat po, syempre pa, di ba? Hindi po ako si Dr. Love. Ako po si Dr. Mom. ano po ang inyong masasabi sa tagpong ito, itong sa content na ito? Ano pong inyong masasabi sa mag-amang Freddy at Megan Aguilar? Please comment down below. Like this video and share this to your friends. And of course, kung nais mo pang makarinig ng mga ganito pang klaseng content, mga kaibigan, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Michael Apacible Bulletin. Opo, thank you for watching Mab TV Live, Mab Talk. At God bless us all. See you again next time. Maraming salamat po, mabuhay Pilipinas. Bye for now. Paalam!